in regards sa pambubulingan niya. Pero yun na nga, medyo nabasa na ng konti ng Sunspark what Execration wants on their play. Oh, sabi nila, cut to ng cut ha. Makulit ka ha. Papalaga naman dito. Eto na. Umpisa na natin. Game number 3 between Sunspark versus Execration. Yes, at masyadong mainit tong laban na to, Robby. I mean, kumbaga, sobrang ganda ng first game ng Execration. Mm-hmm. Given like the first 8 minutes of the game, tapos na yung laban. Plus Sunspark coming back from a deficit dun laban yun. So tingin mo ba, Prof. B, will they be able to continue yung nagawa nila on game number 2? Yung momentum nasa side ng Sunspark. Mm-hmm. Yung pangihinayang nasa side ng Execration. Pero of course, alam naman natin ang pro players kasi dapat dyan, one game at a time eh. Alam mo yung sa sarili mo, you know how to reset. Mm-hmm. Hindi ka pwedeng, kunyari, pwede kang manghinayang pero kailangan may natutunan ka. Yes. Parang, pre, dapat ganito ginawa natin eh. Hindi nyo kailangan agad ma-reset. Let's go, move on tayo. Alam na natin pagkakamali, iwasan na natin next game. Yun yung pinakita ng pagkatalo dito ng Sunspark from game 1. Yes. Nag-adjust sila sa game number 2. Now, the momentum is nasa side ng Sunspark and yung pag-adjust naman nasa side ng Execration. Yun na laban doon. Momentum versus adjust naman ngayon. Momentum versus adjust nga. Pero tignan natin dito kung ano yung magiging first pick dito ng Sunsparks. So, they are gonna be getting that show, definitely. So, makakakita kaya tayo dito. Like, most of the time, Divokovic is gonna be picking Terisla. Terisla, eto. Mukhang kukuha sila dito ng Chu, sabay sa kabila, I think, Harit. Pagka kinuha nila to, to be honest, Harit is actually open. At alam naman natin, Execration, isa lang ang gumagamit dyan ng Harit. Well, definitely marunong lahat yan, pero isa lang yung nag-excel talaga dyan on Harit. For Harit. Eto, tingnan natin, ipipick ba si Cho? Siguro matagal din nilang pinag-iisipan yung choice because of the Harit is open. Okay. Harit and Terisla feeling ko dito sa side. Well, they still have. Meron pa sila ritong graph. There you go. Okay, that, sabi sa'yo eh. That's the Terisla and the Harit. Yan yung ano, yan yung nakita ko, napanood ko sa mga tournaments na iba and of course, yung pampalit kasi sa ano eh, sa galawan ng Harit is yung Esme. Pag nakita ko ng Esme, automatic may Tiris ng kasunod. Oo. Pag wala yung open ng Harit, pwede nating i-pick, sabay Tiris na pa rin ang kasunod. Yun ang nagiging ano, problema. Pero still, open, three fighter na naman. Stick tayo sa gameplay natin ba to, mga sir? Ay, hindi, kukuha sila ng Grak. They're gonna be securing na siguro dito talaga yung guy. Mm-hmm. Kasi there's no other way around from this. Pero yun nga, given na open dito yung Harit and Terisla, it's gonna be itong dalawang pick pa lang na to, masyadong malaking ano na, threat na on the side of Sunsparks. Kung paano nila papasukin dito, alam mo, syempre papasok dito kay si Harit sa kanila, Zaman Force, kung gogawin nyo si Harit, meron kakaroon tayo ng penalty zone, mapipenalize ka talaga dyan. Exactly. Pero isipin mo, Prof. Bias, kung sa nakikita natin mga previous series na mga nangyayari dito sa MPL Season 4, this is just the day one of it, lahat, halos lahat sila, it's more on a fighter's role talaga. Oo. Parang, it's like a fighter meta. Tama, no? Tama. Kumbaga, mas pinaprioritize ngayon yung fighter. Then, syempre, mage, aside from Dalilia and the Harit. Kumbaga, it's more on a fighter. No, no. More diba, on the fighter meta. Fighter nga. And sustainability. Kaya pala pinagpa-fighter mo recently. Parang gustong-gusto mong buhati kita. So, mostly talaga dito fighter and those only gonna be banning also the Akai dito. So they're trying to deny a pick dito. But Selena will also be down on their side. What do you think would be the next pick dito Execution? Gugo pa ba sila rito for a marksman or they're gonna be going all in dito? Like the two mage, two fighter. Kukuha to ng two mage na nararamdaman ko. Two mage to, then three fighter. Or, ang papakita ng Execration. Nararamdaman ko eh. Pero it's gonna be Zapno eh. Pero alam ko naman nagsuswitch sila. Pero do you think nakukuha siya dito ng marksman? Pwede naman siya mag-Claude. Oh, kasi open, most of the time, madalas Claude siya eh. Claude, pagka kanyang marksman dito. Pero Lancelot eh. It's gonna be the Granger. Okay, it's gonna be the Granger. Pwede. Pwede. Mas bumabalik sila sa usual lineup ng Execration. Mm. Medyo balance sila dito. Pero ito, in regards with Sunspark, this is parang the most common pick. The classic pick or the Grak, Lunox, tapos, offlane, pwedeng mabago. So, most likely, it is gonna be a Rafflesia hero. So, malamang, ano yan, tank yan, which is yun yung magiging kasama, supposedly, ng carry. Oo. Your team. So, natin dito, last pick, they need to get main tank, of course. Something na nasasama dito kay Chak. Ay, kay, dito yun sa, na. That's gonna be the Minotaur. Tingin mo ba, yung ginawa kanina ni Why Not, using the Purify on the Minotaur? Pwede. Tingin mo,
Pwede. It's gonna be a viable. Pero I think Lolita will also be a good pick dito para dito sa Lunox. Pwede, pwede talagang gumamit ng Purify. Alam naman natin pang cancel dito ng Martis if ever na go-go si Mino. Pero tingnan natin yung mangyari dito. Last pick, Lolita. Pwede, Mino. Nag-uusap sila. Oh, there you go. Nag-ano sila dun eh. Kasi pagka pinili nila yung Lolita, doon, mabablock nila yung burst potential possibly nung Lunox. Mm-hmm. Meron naman din Numinum Blast to, para sa teamfight. Pero mas malaki pa rin yung nabibigay na ano eh. Saka kung kumbaga kung mayroong isasama ka dun sa kay Zap, no, definitely the Granger is gonna be the Minotaur. Or most likely, baka dito ang kasya. What do you think would be yung klase ng magiging rotations nila dito? Usual rotation, didikit lang dito, of course, si Minotaur sa Harit. Ang pinakamahirap dito is yung labanan na ito ng execution eh. Mm-hmm. Labanan na ito ng execution kung paano mo papasok yung Fury, penalty zone, sa Man Force. Skill after skill. Wombo combo talaga yun. Sa pin is the key to execution lang dito kung paano nila magagawa. And of course, yung El Clasico move, El Clasico lineup coming from the Sunspark. Kanino ka? Sa akin dito, rotation wise, fan kasi ako ng Harit eh. Mas ano ako sa Harit eh. Pero sa Grot and Lunox, though Lunox medyo na out of meta siya. If they actually win the early stages of the game, I think I'll gonna go for Sunspark. Okay, so anyway, pakilala ko muna dito. Para sa blue side, we have Sunspark. Ang gagamit naman ng Joe is roughly siya. Carry para kay Rencho. Fusa kayo naman ang kanyang Grok. JP para sa kanyang Lunox. And of course, KLVJ Fighter, ang kanyang Martis. Kanyang Martis nga naman. Pero si Sire, gagamit naman dito ng Terisla Pakpet. Siyempre dito, gagamit ng mage natin, The Harit May, para dito sa kanyang Tamu, Zap, Nu, Granger, Chak Nu. We're gonna be using the Mentor. Pero dito si Pakbet, medyo low on life na siya dito. Inahabol pa rin siya dito with a flicker in of first blood ka. Kaya siya dito ni KLVJ. Mukhang naper first blood dito. Pero makakaligtas ba? Hindi ka makakaligtas. One for one exchange. Pero in favor of Sunspark. Kasi nakaano siya dito, naka-bounty. Yes. So automatic. I think that's a slight win coming para dun sa Sunspark. I mean, kay KLVJ. KLVJ. Pero tignan natin dito. Uy! Namatay dito si Grok, ha? Si Fusak ay nahimatay sa tabi ng damuhan dito. Hindi natin nakita dito. Pero bumabalik na ang medyo, ano lang, tamang exchange lang. Tamang exchange lang. Nakuha na tayo ng first blood. Pero kuha na naman natin sila ng dalawang hero. Exactly. Pero as you can see dito, yung ano natin, kung makikita mo, Profia, yung Lunox natin, hindi siya nakasabay in regards with the rotation. Mm-hmm. Kumbaga, it's one of the reasons kung bakit hindi na rin siya masyado napipig kasi hindi na ganun kabilis yung wave clear niya. Tama. Kumbaga, kung isipin mo, hindi siya nakaabot sa either of the crab. Pero gusto ko yung pinapakita ni KLVJ na medyo nababasa niya, alam niya talagang galaw sa offlane. Eh. Yes. Sa early, sinalubong niya, sabi niya, lamang ako dito, meron ako dito. It's experience-wise talaga playing the offlane position. Mukha kailangan talaga. Pero to dito, papasok na lang sila Fusaken, pero makakaharap pa yan dito. Pero Pakbet! Nilagyan na yung Chuck Black kay Pakbet na mamamatay nga na siya dito. Fusaken! Fusaken, low on life, so nang susunod. Dalawa, JP! JP nga naman talaga, pero makakatakas, pero wala siya ditong mana. Wala siya ditong mana. Tignan natin kung itinadhana siyang mamamatay dito. Kamang, KLVJ coming from KLVJ. Medyo naipit ka, Kiel! Mali ka ng pinasukan na liga. It's already 1-for-none exchange in favor of exec. Ang tagal nila naglaban doon. Actually, 1-for-1. Pero yun na nga ba dito? Roughly siya. Medyo low on life siya dito. Papasok. Bang! Penalty zone sa tatlo. Pero makakahuli pa yata sila dito. Tatakbo with a flicker in pa rito si Siren. Pero wala na siyang mana just to back it off. Out na muna dito, pero still Zap, no, tamang Rhapsody lag dito. Ang sabay, sakit ng damage. Ang kati, pero pumapalag naman daw si Regio. Nakipagsayawan eh. Oo. Ang mahirap dito kasi yung paano yung sidestep dito eh. And one direction lang dito yung bira ni ano eh, ni Granger. Maganda to, wax in, wax out, kung paano mo iiwasan. Alam nila kung paano lalaruin etong Granger against this carry. Yes, yes, definitely. Pero dito nga natin, sobrang action-packed ng laban natin dito. Though, lamang ng dalawang kill dito yung execution, pero hindi nalalayo yung farm ng bawat isa. And it's all about the rotation na mangyayari dito from execution. Tinan mo yung setup dito ng Sunspark. Sabi nila, pre, iikot to dito. I-setup na natin ang apat dito. Paunahan na natin. Nakaposition na ang buong Sunspark. Iko-contest ba ito ni Harit, mga sir? Lalapagan na penalty zone. Nakaready na dito. Eto na, sinasabi natin. Penalty zone para lang sa wala dito. Shaman Force, nilapag! Nilapag nga naman yung Zaman Force dito ni Pakbet. Left and right with a Chrono Dash. Mamamatay pa sila May! Dito. Si May nga naman. Low on life. Pero nasususpend pa rin naman niya. Pero yung carry uubos sa kanila. Way of the Dragon! Way of the Dragon na may sipang malupet. Pero si Pakbet ay mamamatay. Namatay din dito. Pahay kataya nangyayari. JP trying to sustain. Pero huli na ang lahat. That is a double kill coming from Sire. Kino, bayad na bayad dito yung wave. Pinagbababaril dito, Death Sonata, coming from Zap. No, yes. Sakit, no, boom, ubos. They definitely, they somehow lost dun sa part na yun. Pero
para sa akin, doon namatay dito si Bakbeta. Mm-hmm. They actually took the turtle. The turtle, yun yes. Yung malaking bagay kung bakit medyo nag-dish out ng malaking damage doon yung Harit. Oh. Tama, tama. Maganda yung pagkuha nila dito sa turtle. Eto na, naman, penalty zone. Hindi kami nagtitipid dito na skill. Roughly, siya tayong to counter. Kusi ang punin ng power tower dito. And from the backline. From the backline, makakatakas dito si Gary. Pero may susunod pa nga yata. Disengage na muna dito yung execution. It's all about how they hold the lanes. Kung iisipin mo dito, Profi, walang nababasag na tore. It's kill after kill after kill. Ooh! Tinasok dun sa torre, sabay paglabas sa torre, flicker in, sabay saksak sa batok, patay si Zapno against KLBJ. Hindi ka pwede makipaglaro ng biruan dito kay bawal, KLBJ. Bawal kang magbiro talaga. Guguntingin ka dito ni KLBJ and still 1-1 naman, ng, hindi, 1-0 pala in terms of objective tower for the side of execution. JP, medyo nag-iisa si JP dito, unusual yan, a mage. Having a solo or walang nag-aalaga sa kanya, unusual dyan. Pero I think this is only a setup. Sabi nila, pre, walang kasama si JP dito. Pwede natin gawin to. They try to go in dito kay Chakno. And lalabas ni Chakno lahat ng pwedeng lumabas na hero. This is only a setup. I think, tinan mo, galing sa gitna, Terizla and Harry, tinatakbo na. May range dito si Chakno. Ayun na, range na naman dito, Chakno. Fury na naman dito. Sabay orb ang kanilang lunok. Sir, napakaganda setup. Penalty zone. Shaman Force. Sabay susunod. Pakbet, humahabol pa rito. Well, wild charge munang patakas dito si sa akin. Pero si Pakbet hindi siya magbabak off. Rhapsody nga naman pero tatakas na daw. Makakapag-disengage na yung buong Sunspark pero mababasag naman yung tier 1 inhibitor turret nila dito. It's only a setup coming from execration yet Sunspark pull it off. Sabi na pre, misposition tayo, out na muna tayo, wag na natin pilitin yan. Yung sinasabi natin, pag hindi kaya, wag natin pilitin. Exactly. There's somehow a part doon, pero the way of the dragon na may sipa kay Siri, masyado kang mababang makuna, pero makakapagpapalang. Pero execution strike, but not enough para i-sustain yung buhay niya rito. And that's the first kill para sa Terizla natin on this game. Ayan ang sinasabi natin dito. Chuck block! Tamang chuck block. Hindi. Black lang yon. Black lang yon. Coming from, ano, Fusak Black. Fusak Black. Yes. It's Fusak. That's correct. Coming pero ito, black. Para sa akin dito, ay mag-walk off. Oh God, medyo mababa yung buhay dito ng Fusak. Will they be able to contest pa rito? I think so. Kailangan nila i-contest dito. Walang gusto magbigay pa dito. Kahit konti lang. There you go. Pagong goes to Sunspark. Alam na natin, sabi nila, pero kakakuha lang namin dito ng isang maigi. Tuluyan na natin itong pagong. Mas matmingin yes. Pwede na natin tuluyan. Still, we want a pressure sa top lane. Tinan mo naman. Kiel, masyadong malalim, trying to out na muna ba dito. Ginugulo lang yan. Sabi pre, mag-isa ako dito. Nilalansilan silang dito. And mind you, ha, yung ganyan-ganyan ng execution, nagre-react sila, yung spacing para kay Renzo ang kanilang carry, nangyayari na. Yes, exactly. So, they're actually trying to speed. Pero dito na dragon. Naman, may sipa na naman kaagad dito. Bang! And another kill para sa ating Terizla. Pero dito sa may bandang bottom lane, yung Tamos natin, humahabol-habol sa carry. Masyadong ang makate. Pero hindi niya pa rin kayang patayin dito yung carry. Meanwhile, onto the top lane. Tamang chill na naman dito. Sabi, sige pre, alagaan mo dyan si Renzo. I-block mo dyan, Tams. Kami na bahala dito sa torre. Focus naman tayo sa objective. Humahabol na. Eto na. Count to initiate. Chakno. Tamang zone out lang dito. In terms of objective tower lamang ang execution 3-0 pero sa kills din pala kailangan makabalik dito ng Sunspark. Kailangan nila pag-usapan, hindi maganda yung spacing binibigay kay Kari pero hindi rin siya makapush kasi nga yung clear way potential niya single target lang. Exactly. Pero kung iisipin mo rito, siguro pag-usapan na natin dito na medyo magkakaroon tayo ng stalemate pero mamaya na yan. Kill VJ flicker out pero makakatakas ka kaya but danger gonna get down. Zapno rito, hahabulin dito nila Fusak and pero mag-back out na muna sila and Chakno will try to break pero dito mamamatay si Sire. Mukhang mamamatay si Sire pero pinagtatanggol siya dito ni Pakbet. Don't touch my friend, my sir. Raflicia will bail out na muna dito. Still they want to pressure. Sabi niya pre, wala pang setup dito. 2-man down na naman para sa side ng tropa natin Sunspark trying to set up ang kanyang Fury zone out. Alam nila threat ito, wag na natin pag ano out na muna tayo, bigyan na natin first tower kasi nasa gitna si Chakno, pwedeng anytime tumalon niyan. Still pressure is up. Uy, grabe naman pagpo-opotok dito, bomba kaming from Zapno talaga. Exactly. Pero kung iisipin mo dito po Prof Bia, it's all about the Harit na ngayon. Kumbaga nandoon na medyo nabuo na nung Harit yung sustainability niya na hindi siya basta-basta nagbo-burst down dito. Tama, diba? Tama. Ang hirap na pasukin dito ng Harit kasi papalag siya dito sa item niya ngayon. Medyo hindi maganda yung early ni Bakbet pero coming here onto the middle game, medyo nababawi niya na yung rhythm ng laro niya. Tamang, proper arsenal lang. Proper arsenal nga naman pero dito si May sinusubukang basagin yung bottom lane. Ayan na, tamang chill na muna for both sides. Still, gustong-gusto ko yung laging kinokontest ni KLVJ yung mga gumugustong pumugak.
yung mga sumaside lanes, push dito, pero ito, Sire, Way of the Dragon, alley-hoop combination coming from tropa natin, Sunspark. Now, Sire Summon is down. JP naman, mamamatay naman para sa side ng tropa natin, Sunspark. Still, they want to contest. Tusakin might go down, susundan pa ata. Susundan pa nga yata, pero dito, tumitira si Karis sa may bandang gilid, pero nandito na, dalawa ang patay sa side ng Sunspark. Kaya ba nilang depensahan yung aggression na pinapakita ng Execration? And tamang disiplina muna tayo dito, and they might potentially take the Lord right now. Yun ang kailangan nila dito, kailangan nila i-capitalize na wala ang dalawa, wala ang frontline, kunin na natin itong Lord. That's a good call para sa side ng Execration. Now, Sunspark, kailangan nila pag-usapan dito na, Renzo, pre, magte-10 minutes na. Well, definitely, Renzo is actually having a good farm as well. Hindi pa siya namamatay dito. It just so happened na wala lang silang specific target. Most of the time, nasisipa ni Rafflesia siya dito is the Terizla. The Terizla. Yes. Pero that's a good setup. As long as nakaka-setup sila dito. Pero ito, Chuck, no, medyo nakakadelikado ba dito? Sisipa, hindi. Out na muna. Alam nila ka, immortality, sabi niya. Pre, sayang kung mag-i-invest tayo dito ng mga resources or skills. Sabi, mabubuhay lang dito. And although hindi siya makakapagbitaw dito ng Fury. Ayan na. Lord is on the top lane. Kailangan nila pag-usapan dito. Salubungin na ba tong Lord or trying to protect the, at least yung kanilang mga natitirang tore dito. All pressure map control nasa side ng Execration. Kalamangan. It's only like around the 8,000. Pero dito may sipang magaganap. Patay dito si Zapdu. Makakabawi nga kaya dito yung Execration. Si May medyo nasa ilalim ng tore. Wild charge! Wild charge na naman dito. Muntikan lang pero hindi sapat. Lord pa rin. Buhay na buhay sa top lane. Hakbang kaluwat kanan dito. Pressure naman ang pinapakita. Look at pakbet. Chill lang siya. Sabi niya, sasamahan ko itong Lord. Tropa ko ito eh. Hindi, hindi. Nagbago isip ko. Babalik ako dito sa middle lane. Protecting the Lord. Ginugulo-gulo lang nila dito para tumagal ang buhay ni Lord. Burst naman ang pinapakita ng Sunspark dito. Kailangan nila, let's put this Lord down. Kapalit naman, Tore dito sa middle lane. Now, ito yung pinakamahirap na position ng Sunspark as of now. Look at the tower. 6-0 all outer towers. Yes. Wala na ang Sunspark. Wala pa silang nababasag para sa side nila. Exactly. Wala pang nababasag dito yung Sunspark. But they did make a good decision trying to get doon kay Zapnu. Oh. Yun yung isa sa mga thing na dapat na mahuli ni Rafflesia. It's all about the Granger at least. Mm. Or kung kaya, it's the Hari. Oh, kung kaya, it's the Hari. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, i-burst dito si Harit, gawin na natin. Exactly. Ang pinaka magiging problema pero may clash dito, paano nila gagawin? Ito na nga ang clash with the dash natin. Zapnu going in, mga sir. Tamang focus Rafflesia. Fire. Rafflesia medyo low on health, pero disengage na muna. Sabi niya, pre, shutdown muna natin to. Pre, pag-bait, shutdown muna natin itong blue. Tapos ako na bahala mag-pressure dito sa bottom pressure lane. Pressure na ka, pre. Pero dito, papasok na yata. Ayaw na yata mag-gitay na Execration. KLBJ! Low on life dito. Bang! Papasok na dito si Pac-Bait with a Zaman Force. Pusaken dito, medyo delikado. Pusaken is down. Chaknu na naman nagdabog dito sa dalawa. Medyo delikado dito si May. Nakikipaglaro dito. Siya may apoy, pero siya ang sinusunog dito. Focus bar. Kaya po Renzo, pumapalakpak na buong Execration. Medyo delikado dito. Apat ang patay. Kapalit ay isa. Mukhang this is it. This might cause them na gain. Titan 1, Saffron Wars. That's gonna be a now, wipe out na naman. And it's a maniac. Si Zapnu po ay maniac ang nangyari dito. Nagkamanyak na nga dito. Gamit dito ng Granger na si Zapnu. Grabe yung positioning doon. Yung tinitignan ko, hindi ko masasabi na malinis yung execution nung last clash. Ang nangyari lang is misposition. Oo. Hindi malinis talaga yung pagpasok doon ng Execration eh. Na misposition lang, hindi lang maganda yung position doon ng Sunspark. Exactly. I mean, it's all about the position coming on to the late game. Though, yun nga, sabi nga natin, merong maganda yung pick-up potential dito coming from Rafflesia. Yung nasipa, di ba, nag-defend sila. Na-defend nila yun, nasipa niya, Wave the Dragon, papasok si Zapnu, and they actually won from that position. Tama. Yun nga lang, hindi nila yun makapitalize most of the time. MVP of the game, of it's course. Siyempre, walang iba. 1-0-12. Kita mo naman, 1-0-12. Hindi natin pwede i-deny. Ang ating MVP of the game ay si Chuck Noo. Walang iba. Walang iba.